Hello guys, si Jerome nga pala to. Ayan, medyo matagal na rin tayo hindi nag-upload. Pero ngayon, gumawa ako ng video kasi may nakita akong email na sinend sa akin. So, hindi kasi kapanipaniwala yung email. Kasi hindi na nga tayo active. So, nagdalawang isip ako agad. To. Tapos, meron pa siyang kasamang link. So, dun ako na-intriga. So, sinerch ko siya sa Google. May lumitaw naman ng mga discussion about dito sa invitation. Parang siyang invitation na ipopromote daw ako or parang napili daw nila yung channel ko na isupport or parang ganun. Tapos may mga kasama din akong ibang mga channel. So, ang pumasok agad sa isip ko, dahil nga may link, is gusto nila i-hack yung aking email or YouTube channel. So, papakita ko sa inyo yung screenshot. Ipa-flash ko dito sa video. So ito na yung email niya, guys. So, ang sabi pala is featured. Ayan. So, sabi dito is, "We hope this email finds you well and thriving into the world of media." So, gusto nilang i-featured yung channel ko sa, ano nila, sa grupo or parang ano to eh. Media, news, tapos broadcast. Parang pinagkakaisa daw nila yung mga individual reporter or mga tawag dito mga content creator, parang ganun. Pero medyo nagduda ako kasi yung pinaka profile pa lang na nagsend ng email is wala siyang logo, kasi karamihan sa mga ganito, lalo na sa company sila or parang yun nga, mga kumpanya sila, dapat may logo yung ano nila eh. Yun yung una kong napansin. Tapos, meron siyang link. Sabi dito is, "Please use the menu entry labeled claim ownership or report listing to manage your page or use this direct link." So, meron siyang direct link. Tapos, log in. Nagduda na ako dito, guys. Hindi ko na siya pinindot kasi karamihan sa mga link ngayon is mga ano na, parang phishing na to eh. So, kapag pinindot mo to, may chance na pwede nilang ma-hack yung email mo. So, ito yung ibang channel na sinasabi nila na ma-feature din daw dun sa ano nila, sa company or dito sa media queue. So, ito, wala pa akong masyadong idea about dito, pero mag-comment kayo kung may mga alam kayo tungkol dito, kung totoo ba talaga to or scam. Nag-ano lang ako, na-alarm lang ako. So, ayan. Yan yung mga ibang channel or YouTube channel na kasama daw. Sabi dito is, "Other businesses listed on our platform include." So, yun yung link yung sa baba ng aking profile na YouTube channel. So, hindi na ako masyadong nagtitiwala sa mga link or siguro nasa 3% na lang yung tiwala ako sa mga link. Hindi na ako pumipindot ng kung ano-anong link. Dahil pwedeng ma-hack or mawala yung account mo, tapos gagamitin nila sa kung ano. Tapos nag-search ako sa Google, ito yung discussion na nakita ko sa Reddit. So may mga iilan din or may mga iilan ding YouTube creator na nasendan din doon. Meron pa akong isang nabasa na ito yung pinakauna, sa sabi niya is, "I received 1-2 and I was dumb enough to open the link." Inopen niya daw yung link. "Specifically, since over a month ago I got hacked." So na-hack daw siya last month or a month ago bago niya na-click yun. Hindi daw niya naisip agad na baka ma-hack siya or makuha na naman yung account niya. Napindot na naman daw niya. Meron ding iba dito na sabi na naka-receive sila pero wala silang alam tungkol doon. May isa din na pag pinindot daw niya yun is na-redirect sa Facebook page niya. So, medyo delikado to, guys, kaya ingat-ingat. Lalo na yung mga YouTube channel natin is pinaghirapan natin, lalo na ngayon. 'Di ba, naglilinis na si YouTube, na nagde-demonize siya. So, kung mawala pa yung Facebook ay yung mismong channel nyo, is mahirap. So, yun lang, guys. See you next video. Salamat.